Ang alam nating sili sa Pilipinas ay yung labuyo. Ang sabi nila, ang nagdala niyan yung mga missionaries na Portuguese kasi sila rin yung nagpunta ng India at doon nila nadampot yung sili na yan at nadala nila sa Pilipinas. Yan, inaalagaan lang yung sili na yan. No? Nakaalpas yan eh, kaya ang tawag natin dyan ay labuyo. Ang hango sa salitang laboy o palaboy kasi tumakas sa garden. So, kasi yung mga ibon, kinain yan at kinalat nila yan. So, naging labuyo. Ang labuyo ay hindi native sa Pilipinas. Yan ay galing sa Amazon, sa South America. Doon ang galing yan. Dinala ni Columbus sa Europe yan. At mula sa Europe, napunta na yan sa India, napunta na yan sa lahat ng lugar. As a novelty plant, isang halaman na maganda lang. Ang city po kasi nag-flourish sa Bicol because of the galleon trade. Nung panahon po kasi, yung mga biyahe galing Acapulco, yung Mexico, ang una kong pinupuntahan o dinadaanan ay ang Bicol. So, yun po sa area ng Sorsogon. Na, kaya po, ang mga biyahero nung panahon, ng mga Espanyol galing Mexico, 6 months po silang bumabiyahe, eh talagang wala ho yun na fresh water. So, ang una sumasalubong sa kanila, mga Bicolano, na may mga tombones, ito ho yung mga bamboo na may tubig at pinapakita ko yan sa sili. Nahilig ang mga Bicolano sa sili dahil, syempre, ang Bicolano po kasi hard labor yan eh. Ang mga spices po kasi nagiging ano sa amin yan, nagiging parang pang warm up sa amin to do the whole day of job ng mga para po umiinit yung katawan namin. And the same thing po, ang lupa po sa Bicol region, especially sa Sorsogon and Albay, is volcanic. So, nandiyan po yung Mayon Volcano, nandiyan po yung yung Bulusan Volcano, and that's the same soil composition po sa Mexico. That's why nag-dwell po, parang nag-flourish po talaga ang sili dito sa Bicol region. Mostly kasi pag Bicolano cuisine, ang palaging katapat noon is yung gata. Kasi yung coconut milk, kasi pag tinapatan mo yon ng sili, kahit anong siling napakanghang, kumapantay yung lasa sa lalamunan, smooth na smooth pag kinakain. Kung maga, nanu-neutralize ng coconut milk o ng gata, yung sobrang anghang. Kaya tingin ko yun ang sarang isang masarap na katapat ng pag kumakain ng sili. Kahit ako nung una kong nakita to in the 80s, akala ko bell pepper, no? Tinatawag nating makopa sili or whatever. Ang labuyo kasi, ang kanyang heat units na ginagamit doon, sabi nila is 30,000 to 60,000 Scoville heat units. No? Yun ang si Wilbur Scoville, siya yung nag-imbento nung pagtataya nung anghang nung sili na yun. Pero ito, kagaya nitong habanero, 350 to. So ito, kung tutuusin sa labuyo, ko compare mo to 6 times. Ngayon, yung mga muruga na ganito, makikita nyo, no? Mas nakakatakot siya, nasa mga 1 million to. Ang sabi nga namin, pag kumain ka nito, sa susunod na araw, pati yung kapitbahay mo, mararamdaman niya to. Kasi 1 million. Ito galing to sa Isabela. Pero marami rin nagtatanim sa Bukidnon, marami nagtatanim sa, of all places, Bukidnon, Mindoro, Batangas, Cavite. Ako matagal na ako nagsisili. Akala ko at iba-ibang klase. At 2014, may nang imbita sa akin sa Facebook na meron daw silang ginagawang grupo ng magsisili. Na yung mahilig sa mga iba't ibang klaseng sili na tinatanim ko na nga nung araw. Pang-7 lang ako doon sa grupo na yon. Dumami kami, naging mga 3,000 yata kami o 4,000 doon. At naisip ko na kailangan magkaroon na ng chili fest para kami na nasa Facebook lang, magkita-kita naman kami. 2015, nagkaroon ulit. 2016, nagkaroon ulit. Palaki lang palaki yung sumasali. Ang dami na sumasali. At nakita namin yung hot sauce na gumagawa. Ang dami na. Yung last na chili festival, 1,000 na yung dumating. No? At ang hot sauce na entry doon, mga 400 na. Pati yung industriya na backyard industries, lumaki na rin. Nabuo ang Hot Sauce Club 2 years ago. Nagsimula siya sa tasting sessions, no?
na ginanap namin sa sweatshop. Ginagawa lang namin doon, nagtitikiman lang kami ng mga kanya-kanyang ano, gawa ng hot sauce. Pati mga imported na hot sauces noon. No? Kasi hindi pa namin alam noon yung mga hot sauce na meron dito sa Pilipinas. No? Pero unti-unti, nung nagkakaroon na ng mga gatherings, and lumalaki na yung grupo sa Facebook, ang dami palang gumagawa ng hot sauce dito sa atin sa Pilipinas. Eventually, dumami ng dumami, kumalat sa Facebook, uy, may ganitong, ano, may magkikita kami sa ganyan. So, lalapagan ng hot sauce yan. Nagkaroon kami ng hot sauce party. So, para siyang celebration ng hot sauce. So, may mga banda, may tutugtog. Tapos, free for all yung tasting ng hot sauce. So, punta ka doon, tikman mo lahat. Sabi nga namin, ano eh, kami lang may free taste na eat all you can. Kasi, pwede mong I want to sawa yung ano yung tikim diyan, walang pipigil sa iyo hangga't kaya mo. Yung market ng artisanal hot sauces siguro nag-uumpisa pa lang din. Pero medyo madami naman nang tumatangkilik, pero siguro kailangan pang ma-educate yung mga tao sa iba't ibang klaseng lasa ng sili at kung paano siya gagamitin sa mga pagkain at lalo na sa mga pagkain Pinoy. Magaling magtimpla mga Pilipino eh. Magaling, no? Hindi lang siya basta anghang, no? Meron siyang flavor, no? Balansi lagi. Sa ibang bansa kasi, kadalasan, maanghang lang, eh. Pero dito sa atin, hindi. Merong may chocolate, merong dessert hot sauce, merong bagay sa Tex-Mex na pagkain, meron din mga Pinoy hot sauce like yung Lechon XO, ganyan. Tayo lang ang makaka-develop ng sausawan culture the way we look at it na ibang-iba sa lahat. But at the same time, understanding their taste. Alam natin eh, we have a better understanding of this chili culture than anybody else in the world. Yung body mo kasi, pagka kumain ka ng sili, o sa bibig at saka sa kamay, pag nalagyan yung balat mo, meron kang mararamdaman na kala mo nasusunog. Pero yun, hindi totoong nasusunog yun. Yun, pinaglalaroan lang nung chemical na capsaicin ang utak mo. Kaya, ano sa palagay mo yung pinakamanghang na sili dyan? Ananasa. Alin yung pinaka hindi manghang? Sa mantik man? Ngayon, pag marami yun at naging overwhelming yun, pag kumain ka nito mga to, magkakaroon ka ng endorphin rush. Ang tinatawag dyan sa endorphin is happy hormone. Pagka kumain ka ng sili at marami yung kinain mo at nagkaroon ka ng endorphin rush, yan ay magiging masaya ka. Gusto niyo po pantikman? Ayoko po. Ano yung pinakamanghang dyan? Ito. Bakit? Anong tawag dyan? Demonyong lalaki. Yung mga taong mga palatik eh, mukhang ano sila eh. Sila yung mga adventurous. Siguro kasi may rush yan eh, yung sa pagkain ng chili. So parang may boost din ng energy. Yeah. But my heart says this one. That's the hot one. Yeah. Would you like to try first? No. Nope. Alin yung pinakamanghang kaya dito? Hello. Alin yung pinaka hindi manghang palagay mo? Yung hindi manghang. Mangot! Mangot! Marami na rin po pag-aaral na itong capsaicin malaki na itutulong for pain reliever. Pain relief. May mga pag-aaral na rin na magsusuporta na nakatutulong magpababa ng blood pressure. Matamis-tamis. Isa sa pinakamayaman sa vitamin C, ang sili. Okay? Vitamin B6, na kasama yan sa metabolism eh. Ayan ang isa sa ginagamit natin na vitamin B family para sa metabolism. Mayaman siya sa potassium. Eh, potassium is heart-friendly and hypertension-friendly. Diba? Yung mga ganito, may copper. No, nakatutulong siya ng malaki. So, marami siyang ingredient, may antioxidant siya, meron siyang anti-inflammatory. Ang negative lang talaga yung ano lang, acidity, LBM, indigestion, yun lang, oo. Pero yung iba talaga, 'di ba? Ginaganahan pa nga lalong kumain yung iba eh. Pero ito ang palagay kong pinakamanghang. Manghang talaga to. Ito ang pinakamanghang. Lumalabas na.